Hi guys, I'm back. Welcome to the channel. My name is Mark, and for this video we will be listening, because this is, and watching as well, because this is a collaboration, the pop collaboration between Beanie and SB19 for Kabataang Pinoy. I think ano siya, di ba, alam ko ano na to eh, para sa PBB, for the teeny edition ng PBB, gagamitin nila to, and I think ito yung original na Kabataang Pinoy na song, and then parang iniba lang nila and inangkop sa, you know, sa pipa, parang ganun siguro. And yeah, yun, papakinggan natin. Tingnan natin kung I think lyric is gonna be the same, of course, from the original. Pero yung music and then yung vocals, yung alam niyo yun, iba na. So, parang ibang version, kumbaga, ng Kabataang Pinoy. So, let's go ahead and start watching, listening to the lyric video. Ibang tunog. Ay, gusto ko yung opening. Go, Pablo. Pablo. Boy. The contrast. In contrast ng boses ni Ken, ni Pablo, maganda dito. Sheena and Stacy. Uy. Ganda nung ano ah. Kaya natin to. Ang Pinoy. Iba, iba. Iba pala yung pagkana ng buong mundo. Si Justin yun? Or si Josh? Iba talaga. Iba talaga ang tunog niya, like from the original Kabataang Pinoy. May ganung like parang tono ba ang tawag, ano ba yun? May ganung ano pa rin, parang rhythm or something. Rhythm ba? Hindi ko alam, basta may ganun pa rin element ng original, pero parang inangkop na siya sa P-pop, parang ganun. Yung tunugan niya and yung parang binago, parang ginawang modern yung kung ano yung in sa panahon ngayon. So parang ginanan yung tunog. Ang galing, ang galing. And ang ganda nung ano, yung parang mix ng Beanie members and then sina Stea, sina Pablo, parang feel ko ano, binase sa kung ano yung vocal ability, kung yung klase ng tunog or ng boses na meron yung member ng SB19 at yung members ng Beanie, tapos pinagsama sila sa isang part ng song, parang ganun yung ginawa. Kasi yung basta makarinig nyo, which is, ang galing. Kasi may distinction pa rin, kaya parang pareho sila ng vocals. Kasi... Go, baby! Ang galing. Iba talaga yung tunog ni Ken pag siya na yung kumanta. Yes, of course! Ooh. Ang ganda ng ano. See, ganun. Parang yung part na parang nagsasagutan sila. Ang ganda. I like it. I like it. I like it. Parang ang galing, ang ganda. Sabihin mo, sabihin nyo, kaya natin to. Kabataang Pinoy. Nice. Ang ganda rin yung mga ad-libs. Ad-libs ba? Oh, hindi ko talaga alam yung mga terms, guys. But I think, you know what I mean. Yung mga inserts and ad-libs ni Pablo sa ano, parang overall, all throughout the 2 minute that I've been listening to the song, every now and then, papasok si Pablo. And bigyan siya ng parang, parang siyang, ano yun, yung master vocal ng overall song.
And then, may kanya kang parts yung iba. Iba. Though may sarili part din si Palo, pero parang yung mga adlibs niya. Galing. Ang ganda rin yung ano, no? Yung talagang pag nag-compliment yung mga bosses nila. Alam niyo yun? Pag yung Benias SB19. Ang ganda, ang ganda. Pinoy tayo. Oh, I think this is gonna be the dance break. I'm imagining in like what kind of like dance steps and choreography that they're gonna be doing during this part. May meron ako ng mga naisip para mo. Hindi bit na dad. Ooh. Morse. Oh, whistle. Nice ones, they see. We're still in the world. Ano talaga to? Labanan ng mga vocals. Yung high notes. Sicilian. Pilko. See? Yung ano ni Pablo. Parang hype, naging hina-hype niya yung ano eh, buong kanta. Yo! It started with Pablo, it ended with Pablo. Of course. Yon, so that's it guys. So that's Kabataang Pinoy by SB19 and Beanie by Beanie and SB19. SB19, basta yun. So ang galing, ang ganda. And naman, ang nanotice ko dito is yung ano, ganda nung parang pag-compliment ng mga bosses nila. Kasi parang ang ginawa is, kung ano yung klase ng vocals or vocal ability. Hindi ko lang yung tamang term. Nang isang member, like let's say si Stel, di ba maano siya sa high notes and things like that. Parang pinair siya dun sa Beanie member na kasing level or ganung, nasa ganung in, ano din yung vocals. Hindi ako, ano ha, hindi ko si El masyadong kilala ang like each member of Beanie. Like wala pa akong masyadong, pag sinabing si ano, tatandaan ko yung yung mukha, hindi pa. So yun. Ang ganda nung part na yun, na parang, alam yun, nagko-compliment yung mga bosses nila. Kaya, ang ganda nung harmonization ba ito? Basta, ang ganda nung pag nagkumanta sila sa part na yun, like si Stel and si Maloy yata. Or, nakalimutan ko na. Basta, pag ano sila, ang ganda nung kinalabasan ng ano. And then, parang meron din may part na parang conversational. Ang ganda din yung sagutan. And, yung kay Pablo talaga, like all throughout the song, maririnig mo siya, nagbibigay siya ng mga adlibs. So parang siyang yung nag-hype nung song. Kasi Kabataang Pinoy was like sort of like a hype song eh. Yung parang it's an encouraging song, it's an encouragement, like inspiring song. Parang hype song for Kabataang Pinoy. Ipaglaban mo, parang ganun. Gasa ka ng buong mundo. And ewan ko kung yung lyrics before. Ko alam. Bakit ko naisip yung lyrics din basta. Yun. And ang ganda din talaga ng sa lahat, parang si Ken yung parang sa lahat ng kumanta. Meron ding part si Ken, di ba? Tapos may rapper din sa, nakalimutan ko. Oh, hindi ko talaga nakalimutan ko kung sino yung member ng Beanie. Pero pinair din siya dun sa kung sino yung babangay sa boses ni Ken. And ang ganda. Ang ganda. Sila yung nagdala nung parang by pagka-rap part. And then si Justin at si Josh pinagsama with other members na ano din na yung bosses. Pero si Pablo, distinct kasi si Pablo kumanta eh. Alam mo yung kaya niya mag-adlib and everything. So, all throughout the song, maririnig mo siya. And nag-adlib siya. So, parang ganun yung naging ano. Siya yung nag-start. Ay, siya yung nagsimula. Oo nga, nag-start. And then, siya yung nag-end ng kanta. But, galing. Kudos, Beanie, SB19.
ang galing niya. And yeah, I'm excited to see more collabs from different P-pop groups. Ngayon na parang, kasi dati, nung bago pa sila, yung, like, nandiyan na yung SB19 and yung pumapasok yung mga bagong groups, BGYO, Beanie, Alamat, for me kasi sila yung first one, and then, marami pa, maraming bago. Parang sila kasi yung mga first generation ng P-pop, kung ako yung, kung base sa pagkakaalam ko at pagkaka generation ng panunood ko ng P-pop, parang sila yung mga first generation eh ng mga P-pop. Dati kasi parang ang layo nila sa isa't isa, their group, there's no connection between them. Though I think behind the scenes magkakaibigan sila, but there's no like actual connections when it comes to their performances, their music and things like that. Hindi sila parang ang malalayo sila sa sana na nagigas yung gusto kong i-explain. Ang hirap po i-explain. Basta yun. Tapos, ngayon, papalapit na sila papalapit. Like, there are a lot of, ngayon nag-collab na sila. And then, next, nag-perform na sila on the same stage. So, I would expect na sooner or later, magkakaroon na ng mga collaborations yung mga groups na to. Hindi lang SB19 and Beanie, sa isang kanta, marami ang, feel ko marami pang magkukulab na mga group. And I'm excited for it. Kasi, I think gusto ko mong kita is actually na magkulab yung mga groups. Parang P-pop price nga, diba? Parang ganun. So yeah, I'm excited to see na magkulab sila. And, di ba may parang concert this April? Parang April ba? Yata na maraming P-pop groups din. Parang P-pop concert talaga siya. And yeah, I'm excited to see that. Sana magkaroon ako ng time to see that and, you know, be there. Ano pa ba? Yun lang yata yung masasabi ko for now regarding this one. And, baka mag-react din ako. Hindi ko pa alam kung kailan. Sa dun sa Dubai Expo performance. Meron ako nakitang clip about doon and yun nga yung mga technical difficulties. Medyo may nakita ako ng clip pero hindi ko pa napapanood yung full performance nila. So I'll check that one out. Sana meron available na pwedeng panoorin para makapag-react din. For now, wala pa akong masasabi kasi hindi ko pa nakita yung buong video. And performance, yung parang isang clip lang yata, yung parang nagtanggal si Ken ng earpiece, parang ganun. So yun lang for now. Thanks again for watching. Continue smiling. Bye guys!